Winter na naman mga kabayan, kaya naman masarap maglakad-lakad, mag-ikot-ikot sa busy streets of Alain. Siyempre, di natin papalagpasin ang chance na to na makadiscover ng new places and new attractions na swak sa buong barkada, pamilya o kaya mag-isa just to hang out and chill. Kaya tara kabayan, let's visit one of the most historical sites dito sa Alain na di masyadong napapasyala ng karamihan, ang lumang bahay ni Mohammed Bin Khalifa turned to a national museum. Pero bago ang lahat kabayan, kung bago ka pa lang sa channel ko, my name is Erwin. I'm an OFW based here in United Arab Emirates for 5 years. And nagpo-post ako ng videos about travel tips, my travel experiences, and travel recommendations. So if you're into this kind of content, I would ask you to please consider subscribing to my channel. Our first stop is perfect kapag nagutom ka na and nag-crave ka ng aroma ng coffee, the Notes Cafe. This sabasakara sabasak sabak 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 so ngayon pala ito yung barista din. Ayan na pakita na naman ay ang ganun pinarito yung ano kaya ay natatago hostage convert sarap kami na pangalap paglasin. Hot Spanish. Oh. Panichi. Ito pa itong narabit. Oh, thank you. Bala. Ni guys, vlogger nga pala tayo dito. Sorry naman. It's Spanish food. Hi, vlog. Welcome to my guys. Uy, subscribe to channel na ito. Meron siyang... Kahit channel mo na yun. Currently, meron siyang ano... 6 million. Hindi. 128,000 subscribers. Ang interior design ng Notes Cafe ay very minimalistic, modern, and brightly lit. Kaya naman super legit tong hangout place para sa mga active and outgoing youth. Pero kahit sa mga may edad na nakatulad ko ay patok na patok din yung design ng cafe na to dahil sa very fresh and unique interior nila. Very Instagrammable din yung place, making it a plus factor. But of course, we have to try the coffee because coffee is life. Oh, magandang hapon. Tanghaling tapat, andito kami sa Notes Cafe along Jahili area. So, try natin kanyang Spanish latte. So, nakita nyo yun? Ayan, no? Try natin. Parang si Drew Aureliano lang nag... Iba? Biyahe ni Drew. Akalain mo kasama ko sa kwarto yung gumawa niya ito. Akala ko brandy lang alam niyang gawin. Try pa natin isa pa. Ay! Iba, sabi ko sa'yo, makakalimutan niyo lahat ng gusto niyong kalimutan. Alam mo yung pakiramdam ng puyet ka tapos minum ka nito? Puyet ka pa rin. Ganun pa rin. Kayang-kaya kang ipaglaban ng Spanish na tayo nito. De, solid. Yung pagkakablend ng coffee at saka ng ano man ang mga tawag nilagay dito, basta iba. Ang sarap. Yung una, pangalawa, pangatlong higop mo. Iba. Iba dito sa Notes Cafe. Hanapin nyo lang to along Jahili area. Opposite siya ng Rotana Mall. Rotana... Hotel. Okay. Alright, rock and roll. Ang galing mo balo. Yan sila. Thank you for the coffee.
Katabi natin ngayon yung ating barista, si Mr. Jason Sonsa. Ay, Jason Sonsa. Jason? Jason Mars. Jason Mars. Sir, paano mo ginawa yung ating Spanish latte? Very simple. Nag-extract ka lang ng kape, galas. Tapos meron kami special na nilalagyan niya para sa Luis. Yun, yun pala yun. Secret yun, baka sabihin. Oo, specialty. Iba, iba, iba. Sarap, sarap. Pero yung company nyo from here? Yeah. Local from ba? Germany. Germany. Ah, Germany. From Germany. Pero in fairness, yung location nila, although medyo tago siya, nakita natin medyo marami sila mga guest na pumapasok. Kasi simula kanina pagpasok natin, daming guest na pumasok. Diba? Then, ang maganda rin sa area na to, later, meron tayong papakita sa inyo. Ang tabi na ito, museum, actually. Kumbaga, mamaya yun, medyo sususpensan natin ng konti. Mamaya papasukin natin yung mga museum din sa kabila. Mohammed Bin Khalifa. Anong pangalan? Mohammed Bin Khalifa. Khalifa. House. Mohammed Bin Khalifa. Bin Zayed. Napaka-unique ng ambience dito. Napaka... Galing mo gano? Napaka-relax lang. Mga, yan, yung mga plants. Yung mga books. Yun, medyo... hindi ka magbasa. It's all about coffee. Mga barista. Ang ganda ng ambience. Napaka-relax sa mata. Tsaka napaka-basic ng color niya, pero... Ayos, ayos. Tsaka yung mga staffs nila dito, napaka-accommodating nila. Imaginin mo nilang, pangalawang higop ko palang ubos na, diba? Late Mohammed Bin Khalifa serves as a unique space for the public. Originally a residence, today the house has been revived and transformed into a community center and creative space. The historic home was built in 1958 for the late Sheikh Mohammed Bin Khalifa Al Nahyan, the father-in-law of the Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan. I hope I'm not butchering that name. The founding father of the United Arab Emirates. Sige po. Sat na lang, huwag na kain. Oh, busog na eh. Titingnan nyo. Well-maintained, well-painted yung museum. Pero ito, kinip daw nila to just to show the actual wall dati. Yung dating ano? Yan yung actual structure. Basta yun yung structure. Yan yung pagkagawa sa kanya dati. Ganito talaga yung wall nila dati. Pero ngayon, dahil gusto nila maintain as one of the cultural establishments here in LA, so minimaintain nila. Mansion ni Meeting Room. Baka nyo kaya, niloko mo ako eh. Edit tuloy sa vlog. Lahat kayo, official vlog ko sa vlog. Pinanong ko sila eh. Ano yung action eh? Ba't kami? Katagatag mo lang. Kaya sabi ko, ba't kami? Ito yung kanyang kadaanan, di ba? For sure, ito rin yung kanyang original stair or hagdanan. At dito pa yung kanyang mga kumbaga pinaka-hawakan. Ito yun. Umagay yung damit mo. Ayun, ganun sa loob. Wow! Amazing! So, digital screen to. Mm-hmm. Monitor siya. I think so. Yeah, kasi meron din yung guide. Select your language. So, touch. Okay. Yung Arabic. You choose Arabic. في مطلع القرن العشرين استقر جده الشيخ زايد بن خليفة آل نهيان المعروف باسم زايد الأول أو زايد الكبير في المنطقة وحظي باحترام كبير من الناس في جميع أنحاء الإمارات.
Parang ano siya, if you're familiar with Chef Shawin in Morocco. Former family majlis. Dito yung mga part of their life, halos dito na rin sila tumanda. The transition period, diba? Transition of what? From the transition in period in a way. Kumbaga, former dito bedroom. Makita. Alam mo yata pupunta ka tayo dito eh. Ha? Alam mo pupunta tayo dito? No. Bakit nag-ano ka? Ay! Normally sinong kaglago ito. Bakit naka-light block ka? English. Mas English. Uh-huh. It's a buff. Salamat. Walang salam. Walang, this one English. Why? Ay na. Ang umayzi. Ang mutred. Align. Adopting building conditions. So dito yung mga equipment na ginamit nila or mga for materials. For the bedroom also. The bricks. The bricks. From wood ba siya? Palm tree. To dates. Ano palm tree? Tapos to stone, solid rock, very glass, juice plastic. Ah, this is the house. Then ang kailangan mo. Pwede mo mga oras siya. Marami siya dati, silang sila naman pagkakala siya dati. Then ang kailangan mo. Kala silang binalita ng material dito. Hindi kami pa rin. Ng kagayon. Nag-ibay ng masakay nito. Sinao, no? Ninjet lang yung mga ano eh. Parang kumibay lang eh, no? And sa kuringin yun. Sa pwede siyang hawakan, di ba? Parang may ini-inject sila eh. Instead of using rocks, they use this type of material. Ang tawag dito? Abaka. Sa atin sa presa, abaka siya. Iyo rin ah. Pero yung coffee shop nyo, hindi na. Ako na yun. Hindi. Sabay halos na yun. Sabay halos na yun. Ano yung nasa gitna lang? Wala, ano lang? Ayun yung well? Hmm. Yung may protect? Ah,